Alleluia, 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 cuminam Dios, alleluia, cuminam Dios, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito. Ang sinumang mag-iwan ng bahay, o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga tupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ikawalong linggo sa karaniwang panahon. At kahapon sa kwento natin sa Ebanghelyo ay merong isang mayaman na umalis na malungkot matapos na siya po ay magtanong kay Jesus kung ano ang dapat niyang gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus, sundin mo at gawin ang mga utos at ginagawa naman ito. At yung pangalawa na ipinapagawa ni Jesus ay ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at sa kakasumunod sa akin. At doon umalis na malungkot itong napakayaman na lalaking ito. At ngayon, si Pedro naman, kasama ang mga alagad ang nagtanong, ano naman ang kanilang mapapala na sila na iniwan ang lahat para sumunod kay Jesus. May pangako naman si Jesus na ang sinumang mag-iwan ng anumang bagay, anumang nasa kanya, ay hindi naman talaga lubusang mawawalan dahil ito ay mas papalitan pa ng higit. Yung inaakala natin siguro, no, maganda rin na mapagnilayan dahil tayo ay ang gusto natin talaga mag-accumulate ng maraming bagay. O kung ano man na pinangahawakan ng tao na inaakala niyang makapagpapasaya sa kanya. Pero kailangan din natin isipin na ito bang mga inaakala natin magpapasaya sa atin ay nagpapalapit lalo sa atin sa Diyos o naiiba yung ating pong pananaw sa buhay. Kasi kung tutuusin, no, alin ba ang mas mahalaga? Yung mga ibinibigay sa atin o yung nagbibigay sa atin? Sa tingin niyo po ba? Sino ang mas pinahalagahan natin? Yung naibibigay sa atin o yung mismong nagbibigay ng biyaya sa atin? Kasi natatakot tayo, no? Masyado natin na i-attach yung ating mga na nakukuha kahit yung mga biyaya. Pero kung tutuusin, pag hindi nga natin ito na mamanage, hindi natin ito na papanghawakan ng mabuti, ito yung nagiging dahilan ng paglayo natin sa Diyos. Na uobserbahan ba natin ito?
Pag sinuri natin yung ating mga buhay-buhay, kasi lagi na lang pag lumalapit tayo sa Diyos, lagi na lang kung ano yung kailangan natin, kung ano yung gusto natin. Pag nakuha na, lalayo na tayo ulit sa Diyos, magpapakabisi na tayo sa pag-aasikaso ng mga bagay na nakamtan natin. Kaya tuloy, nagiging mas masalimuot ang buhay natin. So may pangako naman si Jesus, no, para sa mga tao na handang iwan ang lahat. Yung inaakala nga natin na mawawalan tayo, pero lalo pa pala tayong mas pinapapala kahit na mayroong mga pagsubok na dumarating. So hindi talaga tayo lubusang pababayaan ng Diyos na maghirap, yung pag may inalis tayo sa ating pong pagkatao, dahil para lamang makasunod tayo sa Diyos, mas papalitan pa pala ito ng higit pa sa inaakala natin. Huwag nga lang tayong mag-focus doon, kundi mag-focus tayo sa nagbibigay ng biyaya sa atin. Amen?